Magandang umaga po sa inyong lahat at sa mga nanonood at welcome po sa ating gawain. At lalong-lalo na po si Tita Al, Tito Dante, si Tita Pat, si Julian, sa mga natiga Japan. Welcome po sa ating gawain. Sa araw na ito, maganda po ang ating panahon, mainit. Marami po sa atin ang papapaypay. Subalit ito po ay biyaya pa rin ng Diyos. Nadadama po ba natin ang init? Amen po ba yun? Nadadama din ba natin ang lamig pag malamig ang panahon? Ganyan din po ang Banal na Espiritu. Kung natanggap na po natin ang Banal na Espiritu, dahil alam po lahat tayo tumanggap na, kasi nandito na po tayo halos araw-araw. Dahil kung hindi po natin natanggap ang Espiritu sa ating buhay, maaaring hindi po tayo makakarating dito araw-araw. Amen po ba yun? Palakpakan po natin ang Diyos na buhay. At paano nga ba natin masasabing natanggap natin ang Banal na Espiritu sa ating buhay? Ngayon po kung natanggap na po natin ang Banal na Espiritu sa ating buhay, ayon ay kailangan, dahil hindi naman po natin nakikita na natanggap na kita, kaya friends na tayo, hindi naman po natin masasabi yun sa Banal na Espiritu. Amen po ba yun? So ano po ba ang dapat na gawin natin upang tuloy-tuloy yung ating pagtanggap sa Banal na Espiritu? Yung bang pag tinanggap mo ang isang tao, kagaya nga, tinanggap na kita, friend na tayo, hindi ba nakikita mo, one-on-one kayo, hindi po ba? So ibig sabihin, nakikita mo siya araw-araw, parang gumaganda ang relasyon ninyo. Pero sa espiritu ay espiritu, wala yung katawan, wala yung buto, wala lahat, hindi mo nakikita. Dahil sa malalim na pananampalataya, tayo ay tumatanggap kahit hindi natin nakikita. Subalit, ang importante po dito at mahalaga ay nadadama ba natin siya? Nadadama ba natin siya? Sa pamamagitan ng ano po? Nadadama ba natin siya sa katauhan ng ating mahal na Apo Kunching na ang nagluluwan ng kanyang salita ay ang Espiritu? Nadadama ba natin ang Espiritu sa katabi natin? Nadadama ba natin ang Espiritu sa ating sarili? Kung yun ay nadadama natin ang totoong nakakadama sa Kanya, palagay ko naman po, may nangyayari na sa buhay natin. Amen po ba yun? Kahit na po sabihin natin hindi 100% ikaw ay banal na gumagawa na ng mabuti, siguro naman, pag nadama mo siya, mayroon ka pa rin pagbabago. Amen po ba yun? Kagaya po sa Kanya, bilang nakikita ko, nadama ko siya na mahal niya ako. Nadama ko siya na kaming dalawa'y magkaibigan. Siyempre, bilang magkaibigan, may gagawin ka para hindi siya masaktan. Amen po ba yun? Ano pa kaya ang Espiritu ng Ama at saka Anak? Kung ang pangdama natin ay ipinaiiral natin sa ating sarili, siguro naman wala nang magkakasala ng sasabihin natin 100%. Siguro mga 80-20 na lang. Kagaya po kanina, pinag-uusapan po namin nila kapat Mami Beth, sa kasi kapatid na Alan, na sana na kung ikaw ay tunay tumanggap sa Espiritu, bakit mas nakakagawa pa tayo ng masama kaysa mabuti? Iyon po ay dapat natin pagnilayan. Bakit nga ba? Pati rin po ako, hindi ko din masagot yun. Bakit nga ba? Subalit ang sa akin po, nang tinanggap ko ang Espiritu at nadama ko siya, medyo nabawasan ang aking pagkakasala. Ang mga pagkasalanan ko na bago ako pumunta rito, naiwan ko na, sinurrender ko na sa Kanya, humingi na ako ng tawad. At ang ginagawa ko na lang, lumalaban ako sa mga pagkakasalanan sa araw-araw. Nang ako'y tumatahak sa daan na makasunod man ako sa Panginoon.
Amen po ba yun? Kayo pag nilayan po ninyo yun, bakit ba? Kung bakit nakatanggap na kayo na ng Espiritu, nadama ninyo, sabi nyo, opo, bakit nagkakasala pa tayo? So, magandang umaga po muli sa inyo lahat. Yun po ang iiwanan kong tanong sa bawat isa. Pag nilayan po ninyo. So, ang una po natin tatawagin ngayon ay ang ating kapatid na Menya na mag-aalay sa atin ng isang awit na naitutugma sa ating tema sa araw. Muli po, dakilang Ama. Ang aking mga papurit, parangal, pasasalamat na walang hanggan ay buong galakong ibinabalik sa iyo na muli ay niloob mong maging bahagi ako ng gawain mo sa araw na ito. Tanging samat dalangin, nawa, pangunahan mo at pagharian ako na karampot kong ibabahagi sa aking mga kapatid ay magdulot ng lakas at sigla. Amen. Buhay po ang Diyos! Mapagpalang umaga pong muli sa ating lahat mga minamahal kong mga kapatid. Napakadakila po ng Panginoon. Sa tuwi na ang pakiramdam mo sa puso mo busog, sa isip mo busog, ang kawalan at mangilan-ngilang tao ang pakiramdam mo'y puno, pagopaw. Ganun din po sa puso. Kahit may pagsubok, kahit may pagdalisay, kapag narito ka na sa dakong banal, ano po ang nararamdaman? Galak! Salamat po, kapatid na Beth. Galak! Mahirap pong magsinungaling sa Panginoon sapagkat batid natin ang bawat pagdindig sa harapan. Ano mang karampot na kamalian ay baka mabalik sa atin ang kahatulan. Amen po ba? Galak! Nagagalak po ba kayo? O, yung pong mga umalis sa tahanan na may lumbay, ngayon po'y galak na. Sa bawat araw, nagpupuri ako sa Panginoon kapag ako po'y niloloob na mabigyang pagkakataon na magbahagi sa harapan o dili kayo mag-alay ng awitin. Kahapon, bagamat ako'y gumaganap sa ibang gampanin, may kaunting lumbay sa puso ko sapagkat hindi ako naging kabahagi dito po sa baba. Subalit ang puso ko'y nagpupumiglas. Naririnig ko po ang mga mensahe, ang mga kapahayagan ng mga kapatid. Napakabuti po ng Diyos. At ngayon po, sa pagtindi ko po sa harapan ay muli akong tinawag ng Ama upang mag-alay ng awitin. Kung sa bawat makikinig po ng titik o liriko ng awiting iaalay ko sa inyo, namnamin na lamang po ninyo at bahala na po kayong mag-angkop doon sa temang ibinigay ng ating mahal na kapatid. Kung paano na nga po ba sa ating mga damdamin ay nararamdaman natin ang banal na Espiritu ng Diyos. Ako po, masasabi ko sa kabila ng mga manakanakang hilahil at pagdalisay, damang-dama ko po ang banal na Espiritu ng Panginoon. Hindi lamang sa kagalakan, hindi lamang sa mga pagpapalang material, pananalapi at kung ano-ano pa na nakakamtan ko sa buhay, kundi higit, nararamdaman ko po na nagpapadama sa akin ng banal na Espiritu sa pamamagitan ng mga bagay na kung hindi ko siya madadama, ako'y malulugmok. Amen po ba? Ano pong ibig kong sabihin? Na kung hindi po tuwirang nagpadama sa akin ng banal na Espiritu, ako po'y mahina. Kaya ako tinawag ng Diyos sa dakong ito. Ako po'y may kahinaan. Hindi kahinaan sa bagay na kalakasan, di kaya mga gawain kong tahanan. Kundi may kahinaan ako sa bagay na yung po bang mga pagdalisay, na kaya po ako napapaluha. At doon ko po nasabi at napatunayan sa sarili ko na naramdaman ko ang kanyang Espiritu, na kumikilo siya sa akin, sapagkat hindi ko na po maramdaman yung ako'y malulugmok. Kundi habang ako'y may pagdalisay, na doon sa damdamin ko yung nagsusumikal sa aking puso yung makaparito, makapakinig,
hindi lamang sa kalooban ng Amang ginamit ang ating minamahal na Apo kunsing bilang kinalugdan, kundi maging sa mga kapatid natin na sa bawat araw ay tinatawag dito sa harapan upang magbahagi. Sapagkat sa bawat pagbabahagi ng mga kapatid, nakakapulot ka po ng aral. Amen po ba? Na kung paano ang banal na Espiritu ay kumikilos sa kanilang mga damdamin, sa kanilang katauhan, nararamdaman ko rin po yun. At patuloy po ang pagsusumakit. Bakit nga pong hindi? Sapagkat hindi tiningnan ng Diyos kung sino ako. Maging sino ako sa una kong pagkatao. Magpahanggang ngayon, hindi niya tinitingnan, kundi patuloy kang inaapuhak. Di po ba kung bilang tao, maluluha ka ba sa gala? Kasi ito pong kaganapan na to, tawagin lang po ako sa harapan eh, para po bang pakiramdam ko eh. Pakiramdam ko talagang kailanman, hindi niya na ako iiwanan eh. Kasi po, at tayong lahat, batid ng Diyos ang ating mga damdamin. At sa akin po, sa tuwing ang dudulog ako sa Kanya, sabi ko, Ama, ang maging kabahagi ako ng gawain mo sa bawat araw ay magdudulog sa akin ng lakas. Nababaliwala po yung mga pagdalisay. At higit sa lahat, yung pong mga pagdalisay na yun, yun po yung nagigindaan upang higit kong maramdaman na kumikilos ang Kanyang banal na Espiritu sa aking katauhan. Amen po ba? Palakpakan nga po natin ang Panginoong Diyos na buhay. Hindi ko na po pakahahabaan ang aking pagbabahagi sapagkat ako nga po ay tinawag ng Ama upang umawit. Ang awitin pong ito ay lumang awitin. At kundi po ako nagkakamali, marami na po sa inyo. At halos sigit sa lahat, kayo nakarinig na. Ang awitin pong ito ay isang bahagi ng Diyos na ipinadatal sa katauhan ng ating kapatid na si Mami Betchiko. Ito pong awiting maging sino ka man. Ito pong awiting ito ay nabanggit sa akin ng kapatid isang araw na, kapatid, may bahagi sa akin eh. Subalit hindi nakalaan yata sa'yo. Ang awiting ito ay ibinahagi sa akin ng banal na Espiritu, sabi po ng kapatid na Beth. Ibinahagi sa akin ito at ito ay ipinabahagi ng Ama sa akin para sa isa nating kapatid na nasa kulungan. Na kung saan ang kapatid na nasa kulungan ay hindi ko po maipaliwanag, maigi, subalit ito po yung ayon sa aking pakikinig na niloob ng Ama na ito ay idatal through internet mula kay Mami Beth para dun sa kapatid natin na nakulong. Na ayon dun sa mensahe ng awitin ay ipinahayag dun sa kapatid na yun na maging sino man siya ay hindi siya iniwan ng Diyos, hindi siya pababayaan at maaaring siya ay makalaya sa kanyang pagkakabihag, pagkakabitag, pagkakakulong. At katotohanan pong buhay ang Diyos sapagkat ngayon ang kapatid na binahagi na ng awiting ito ay nakalaya na ayon sa banal na Espiritu sa katauhan ni Mami Beth. Palakpakan nga po natin ang Panginoong Diyos na buhay. Bakit po hindi dakila ang Diyos? Sapagkat sa pamamagitan ng awiting ito, ininamnam niya, dinaman niya. Nagtiwala siya na maging anuman ang uri ng pagkataon niya, hindi po tiningnan ng Diyos. Amen po ba? Hindi po tiningnan ng Panginoon kahit sino siya. At sa kanyang pagiging makatotohanan, siya po'y nakalaya. Ganon din po ako kung papaano ako nakulong sa aking masamang ugali, sa aking kataasan at sa lahat ng karumaldumal kong pinagdaanan, hindi po tiningnan ng Ama at patuloy niya pong ipinadama sa akin ang kanyang banal na Espiritu sa pamamagitan ng kababaang loob, pagsusumakit na magpakatotoo at marami pang iba. Hanggang doon na lamang po at nawa sa awiting ito ay madama din po ng bawat isa sa atin, hambing sa ating kapatid na binahagi na ng awiting ito na nakulong at nakalaya sa kanyang pagtitiwala sa Diyos na ang Diyos ay buhay sa pamamagitan ng banal na Espiritu. Kaya niyang pawiin ang lumbay at hindi titignan ng Ama maging sino ka man. Pag-ibig ng Ama'y kakaiba, di niya tinitingnan
nagawang kasalanan. Kapag nagsisi ka at bumalik sa kanya, patatawarin ka maging sino ka man. Huwag kang malumbay, aking mahal. Kasalanang ginawa'y pinagsisihan. At kahit ano pa ang iyong nakaraan, mamahalin ka niya maging sino ka man. Mahal ka niya, pagkat mahal ka niya, inisip nila ay hindi mahalaga. Mahal ka niya maging sino ka man. Ano man ang ginawa sa dating buhay, lahat ng ito'y kanyang mapapatawad. Dahil sa laki ng kanyang pagmamahal, patatawarin ka sa kamalian. Kaya kapatid na minamahal, kapag napatawad na'y magbagong buhay, upang ikaw ay hindi na mawalay sa amang sa iyo'y nagmamahal. Mahal ng Ama, pagkat mahal ka niya, iniisip nila ay hindi mahalaga. Mahal ka niya maging sino ka man. Mahal ka ng Ama, pagkat mahal ka niya, iniisip nila ay hindi mahalaga. Mahal ka niya maging sino ka man. Mahal ka ng Ama, pagkat mahal ka niya, iniisip nila ay hindi mahalaga. Mahal ka niya maging sino ka man? Maraming salamat po, Ama. Salamat po sa iyo. Salamat po, Ama. Amen. Salamat kapatid sa napakagandang awit. Yan po mga kapatid na pag-ibig ng Panginoon. Wala pong pantay-pantay lamang kahit na sino pa tayo. Ang mga masama at mabuti, pantay pa rin ang tingin ng Panginoon sa atin. Pinasisikat pa rin niya ang araw sa bawat isa at pinapatakan pa rin niya ng ulan ang bawat isa. Nasa tao kung paano siya tumanggap, kung paano siya magbago, at kung paano siya magmahal. Ang susunod po natin magbabahagi ngayon upang bigyan ng mas malalim na kahulugan ating malalim na ano ba yun? Oo, ay pagninilay, tawagin ko po si Mami Beth. Thank you so much, Lord, again sa araw na ito. Pinapupurihan ka namin at pinasasalamatan.
sa muli pag-aakay mo ng mga anak mo na naririto, nakaluklok sa bawat upuan, dinadama ang iyong pagmamahal, nagtitiwala na ikaw nga ay Diyos na buhay na kumikilos sa aming buhay. Hindi po ako magsasawa ng pagdudug sa iyo. Nabatid ninyo ang mga dahilan kung bakit sila naririto. Mga karamdaman ng katawan lupa, mga problemang pinagdadaanan, subalit higit sa lahat, Ama, ang kahinaan ng kanilang espiritu na kung palalakasin mo sa sandaling ito, ang bawat isa ay uuwi ng may kagalakan, puspos ng kapayapaan ang kanilang puso at kalooban. Amen. Bagamat iilan, sabi nga po ni kapatid, sa Ama, hindi mahalaga ang bilang. Ang mahalaga ay kung papaanong kayong lahat na inakay sa banal na lugar na ito ay magiging makatotohanan sa Kanya. Kaya yan po yung challenge ni God sa bawat isa sa atin na nandirito. Chinachallenge po niya tayo na sa bawat araw na tayo nakaluklok, nadarama natin ang Kanyang banal na Espiritu. Napakaganda po ng reflection question na ibinigay ng ating kapatid na Josie Tulfo. Kung ako po'y laging may kasamang Chico ang pangalan ko, gusto na ko naman po, basta po binabanggit ko po yung pangalan ni Tita Jo, gusto ko po laging naka-attach yung pang-apelido ng kanyang asawang si Montulfo. Kaya lagi ko pong sinasabi pag binanggit ko siya, Josie Tulfo. Kahit po sa mga messages ko sa Facebook, hindi ko po siya ina-address ng basta Tita Josie. Kung napapansin po niya, lagi pong may kakabit na Tulfo. Sapagkat pinagmamalaki ko po siya bilang isang kaibigan, bilang isang kapatid dito po sa kapatirang Divine Mercy. Ang tanong po niya ay, nadaman niyo na ba? Sa bawat araw na tayo nandito, nagpapagal, nagbibigay ng oras na makaniig ang ating Panginoon, may nadama ka na ba? Nadama mo na ba ang buhay na Diyos sa puso't kaisipan mo sa iyong buong pagkatao? Alam niyo po, sabi nga po ni kapatid ni Mother, kung di po ako nagkakamali, maliliit pa tayo. Dama na natin ang banal na Espiritu sa ating pagkatao. Sang-ayon po ba kayo doon? Sa katotohanan nga po eh, sabi po sa Isaiah chapter 47, tandang-tanda ko po ito eh, hindi ko po kinalilimutan ito. Hindi ka pa isinisilang, nakaukit ka na sa aking mga palad. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. So napakapalad po pala natin na bagamat dumating sa iba't ibang panahon ang pagbihag sa atin ng Panginoon, siya pa rin yung nagtagumpay. Sapagkat kung atin pong pagninilayan, nasa sinapupunan pa lang tayo ng ating mga magulang, nakaukit na tayo sa palad ng Panginoon, subalit hindi po natin nadama agad yun. Amen po ba yun? Katulad ko po sa sarili kong buhay, nang madama ko po ang banal na Espiritu na siya pala'y buhay, 56 years old na po ako. Tanda na, ano? Anong nangyari noong mga nagdaang mga panahon? Bakit noon lang? Kasi po, yung nagdaang mga panahon sa buhay ko, iba po yung focus ko. Kung paano uunlad, pauunla rin yung buhay ko. Lagi pong naka-focus ang buhay ko sa pagpapaunlad sa aking sarili. Kaya yung panawagan ng banal na Espiritu, hindi ko nararamdaman. Naramdaman ko lamang siya nang ako ay makarating na dito. At pinagpahalagahan ko yung panawagan niya, bagamat ako'y 56 years old niya, pinahalagahan ko at mula naman po noon na madama ko ang banal na Espiritu sa pamamagitan po ng mahal na Apo Kunching, inalagaan ko na po siya sa puso ko. Sapagkat lagi ko pong ikinikintal sa kaisipan ko yung sinabi niya na minsan lamang akong daraan. Kaya't yung pagdaan na ito ng Panginoon, huwag po nating aksayahin.
pagkatok niya sa puso natin, pagbuksan natin, papasukin natin, at once na siya'y nasa puso na natin, huwag na nating siyang hayaang mawala sa buhay natin. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Kaya nawa, mga kapatid, yung mga nakadama na, hindi ko na po itatanong kung sino ba yung nakadama na. Sapagkat lahat naman po tayo may pandama. Amen? Kaya lamang po, yung pandamang ito na mula sa ating Panginoon na maramdaman natin ang Espiritong Banal sa ating pagkatao, hindi lang po natin naaalagaan. Sapagkat dumarating ang punto sa ating buhay na tayo po'y lumiligwak. At sa pagligwak po na ito, ang banal na Espiritu, kung minsan ay humihina, kung minsan ay nawawala. Yun po yung pinaka hindi magandang punto na magaganap sa buhay natin. Huwag na po nating hayaang manghina, at lalo tigit, huwag na po nating hayaang mawala. Ano po ang sikreto para ang banal na Espiritu hindi manghina at mawala sa atin? Ito po'y sa tuwi na sinasabi ko sa inyo na ang sikreto upang ang banal na Espiritu'y manatiling madama natin, makipag-ugnayan tayo sa Kanya sa pamamagitan ng panalangin. Amen po ba yon? Kaya pag tayo po ay nagkukulang ng pakikipag-ugnayan sa Panginoon sa pamamagitan ng panalangin, noon na po tayo nagiging mahina. Sang-ayon po ba kayo? Pero the more na tayo nakikipag-ugnayan sa Kanya, the more na tayo nakikipag-usap sa Kanya, sa pamamagitan ng panalangin, ang Espiritong ito ay naguumapaw sa ating puso at damdamin. Sa dating buhay, nang ang Espiritu, aminin ko na po, mahinang mahina sa akin, napaka-prone ko po sa paggawa ng pagkakasala. Napakadali ko pong masway para ako po ay magkasala. Bakit? Sapagkat mahina pa nga po ang Espiritu sa akin. Sapagkat ang aking panalangin, pakikipag-ugnayan sa Kanya, ay hindi katulad ng makilala ko siya. Ang pakikipag-ugnayan ko po sa Kanya noon, talaga pong sa 24 hours na binibigay sa atin ang Panginoon, pinakamalaki na po siguro yung 3 minuto sa bawat araw na ako po'y nakikipag-ugnayan sa Kanya. Subalit nang makilala ko siya, at dinagdagan ko ang oras ng pakikipag-ugnayan sa Kanya, nararamdaman ko po na higit siyang naguumapaw sa aking puso at kalooban. Kaya mga mahal na kapatid ko, ang sikreto upang ang banal na Espiritu ay maging malakas sa atin, magpalakas tayo sa Kanya. Nakalagay nga po, naalala ko po yung pinost ko pong message ngayon sa Facebook na sabi ko po, bakit kaya ang tao, kapag inutusan ng kanyang amo, lalo na kung nangangamuhan ka o naghahanap buhay ka, pag inutusan ka ng amo, nagmamadali kang sumunod. Amen po ba? Ito po yung experience ng mga nagtrabaho. Pagka ang amo mo na ang nag-utos sa'yo, nagmamadali kang sumunod. Sapagkat ang gusto mo, makatupad ka kaagad. Dahil pag nakatupad ka kaagad, nasisiyahan yung amo mo, gusto mong ma-impress sa'yo yung amo mo. Pero bakit kapag ka ang Panginoon ang naguuto sa atin na gawin natin yung ganito, gawin natin yung ganyan, bakit hindi po tayo makatupad? Hindi ko po yan kayang sagutin. Ito po ay kayo mismo ang makapagninilay. Bakit pag yung amo ko, nagmamadali akong makatupad? Bakit pagka yung asawa ko, kahit may ginagawa ako at may inyutos, nagmamadali akong tumupad? Bakit pagka ang Diyos na ang naguutos sa atin para gawin natin yung ganitong bagay upang higit tayong mapalapit sa Kanya, bakit hindi natin maibigay yung best natin para sa Kanya? Sa madalit salita, tayong mga tao, napakagaling nating gumawa ng mga bagay para ma-impress yung ating kapwa-tao. Pero sa paggawa ng mga bagay, para ma-impress natin ang Panginoon, kulang na kulang tayo. Kaya mga kapatid, isipin natin sa ating sarili.
Sa bawat araw na tayo nabubuhay, simula sa pagkamulat ng ating mga mata, ang una nating itala sa ating kaisipan ay kung paano natin mai-impress ang banal na Espiritu upang siya ay patuloy na manahan at maging malakas sa ating buong pagkatao. Napakalaki po ng advantage kapag ang Espiritu ay sumasa atin na. Ano-ano po yung mga advantage na yan? Unang-una, ginagabayan tayo ng Ama upang yung mga pagsubok, mga tukso sa ating buhay ay ating mapaglabanan. Amen po ba yun? Sabi nga po ni Tita Josie Tulfo, sabi po niya, napakahirap na ma-attain natin yung 100% na tayo talagang hindi na makagagawa ng pagkakasala. Subalit yung tsansa na ibinibigay sa atin ng Panginoon na kung dati 80% yung chance mo para magkasala, nang makilala natin ang banal na Espiritu sa katauhan ng ating mahal na Apo Kunching, yung chance na yan para tayo magkasala ay papaliit na ng papaliit. Mula sa 80%, naging 75, naging 70, naging 65, naging 60, hanggang sa lumiit na. Hindi naman sa atin pinupwersa tayo ng Ama na 100% perfection. Sapagkat sabi nga ng banal na Espiritu, walang taong banal. Subalit ang bawat isa sa atin ay nagsusumikap upang tayo ay makarating sa kabanalan. Mga kapatid, ito ay magiging posible lamang kung tayo ay patuloy na magiging makatotohanan sa ating espiritong banal, sa espiritong buhay na nagpaparamdam sa ating buhay. Kaya ang challenge ko pong iiwanan sa bawat isa sa inyo, patuloy ninyong damhin ang banal na Espiritu. Madarama niyo siya sa sino mang naghahanap sa Kanya. At kung sa inyo nang natagpuan, huwag niyo nang pabayaan na kayo ay mawalay. Magandang umaga po at maraming salamat. Maraming salamat po, Mami Beth. At sa kanyang pagbabahagi po ay nakapulot po tayo ng isang aral na kung tayo po ay damhin natin ang Espiritu sa ating buhay, makakamtan po natin yung tinatawag na gifts of the Holy Spirit. Kasi po, kung minsan tayo po ay galit na galit sa isang tao, subalit nagkaroon po tayo na hindi na natin pinansin at hindi na rin natin, hindi tayo bumigkas ng mga masasamang salita, kahit na po tayo ay galit na nandito at natasaktan. Ngayon po ay nakamtan na po natin ang espiritu ng pagtitimpi. Yun po ang parang mga halimbawa. Kung makamtan po natin at damhin natin, makakamtan po natin lahat yun at napakasarap po. At ang susunod po natin magbabahagi ay ang kapatid na Marie. Isang mapagpalang umaga po sa ating lahat. Buhay po ba ang Diyos? Palakpakan po natin ang buhay na Diyos. Napakaganda po ng topic ng ating kapatid na Josie, kung paano nga ba ang Espiritu Santo ay ating nadama at tinanggap sa ating buhay. Amen po ba? Lahat tayo na narito ay tinanggap natin ang banal na Espiritu sa katauhan ng ating mahal na Apo. Ngunit, hindi lang natin batid kung gaano na ba ang pandamang ating natanggap. Amen po ba? Palakpakan po natin ang buhay na Diyos. Sa akin po, nadama ko o nakilala o tinanggap ang banal na Espiritu, ang Espiritu, nung nadako ako sa dakong ito noong September 22, 2005. Nakauna-unahang pagkakataon, dito ko nasilayan ang banal na Espiritu sa katauhan ng ating mahal na Apo Kunching. Nung bata pa po ako, alam ko na may Diyos, subalit hanggang doon lang ang aking kakayahan na siya ang may likha ng langit at lupa. Subalit, sa aking sarili, ang batid ko, ang lahat ng bagay ay ang tao ang nagpapatakbo. Amen po ba? Palakpakan po natin ang buhay na Diyos. Subalit, purihin at dakilain ang ating Panginoon. Ginawa niyang kaparaanan na ako ay magkaroon ng karamdaman upang doon ko pala makilala ang banal na Espiritu na totoong buhay ang Diyos. Amen po ba? Palakpakan po natin ang buhay na Diyos. Sapagkat first time kong nakilala ang ating mahal na Apo Kunching, noong September 22, alas 3 ng hapon,
sa pamamagitan ng banal na espiritu na nasa kanyang pagkatao, sapagkat wala siyang kaalaman, hindi niya ako kilala, hindi niya alam ang aking karamdaman, subalit nang ako ay titigan niya, nabasa niya ang aking pagkatao. Amen po ba? Doon po sinabi niya sa akin ang aking karamdaman at doon ko na po umpisang tinanggap ang banal na espiritu sa katauhan niya, sapagkat doon ako nag-umpisang nagtiwala sa salita niya kahit hindi ko pa siya kilala. Dahil sa aking pagtanggap sa espiritu sa katauhan ng ating mahal na Apo Kunching, sa itinuran niyang sa pamagitan ng siyam na araw na aking pagbabanyos, makakamtan ko ang aking kagalingan. Subalit purihin at dakilain ang ating Panginoon, sa loob ng tatlong araw, ibinigay niya ang kagalingan sa akin. Palakpakan po natin ang buhay ng Diyos. At doon na po, nag-umpisang na-develop ang aking pandama. Ang pandama na sa tuwi na kailangan mo palang damhin ang bulong ng Espiritu sa iyo kung ikaw ay tunay nang tumanggap. At sa araw-araw na pagpunta ko sa dakong ito, sa pamamagitan ng pagminsahe ng banal na Espiritu sa katauhan ng ating mahal na Apo Kunching, lumalim po ng lumalim ang aking pananalig at ang aking pagkilala sa banal na Espiritu hanggang bigyan niya ako ng bigyan ng pandama. Importante po sa bawat isa sa atin ay ang pandama na nanggagaling sa banal na Espiritu, sapagkat ang pandama na nanggagaling sa Espiritu ay puro kabutihan. Hindi niya tayo pinahihintulutan gumawa ng kasamaan o magkasala, sapagkat ang pandama na galing sa Espiritu ay mabuti. Amen po ba? Palakpakan po natin ang buhay na Diyos. Mahirap talimain, sabi nga, ang kalooban ng Panginoon, sapagkat pag sinabing banal na Espiritu, lahat ay mabuti. Subalit tayo ay tao lamang, yon ang katwiran ng bawat isa sa atin. Pero mali po pala yon. Kung tunay tayong nakakilala at may pandama, marapat natin tukdin at isabuhay kung ano ang natututunan natin sa banal na Espiritu sa araw-araw na pagbibigay ng mabuting balita para sa atin. Subalit, purihin at dakilain ang ating Panginoon sa bawat araw na pagtungo ko sa dakong ito. Unti-unti ang aral ng banal na Espiritu sa katauhan ng ating mahal na Apo Kunching ay aking naisasabuhay. Pinupuri ko at pinasasalamatan ng ating Panginoon sa aking pandama na natutunan sa Kanya. Sapagkat sa dati kong buhay, wala akong pakialam pag nagkasala ka sa akin ora mismo on the spot kakausapin kita upang ihayag ang aking damdamin. Subalit purihin at dakilain ang ating Panginoon sa kaganapan ngayon, kahit gano'n na ang kasalanan ng isang tao sa akin, paulit-ulit-ulit na pagbibigay, subalit andoon ang kababaan at andoon ang pangunawa, iyon ay ang pandamang natutunan ko sa banal na Espiritu sa katauhan ng ating mahal na Apo Kunching. Amen po ba? Sapagkat bilang tumanggap ako sa banal na Espiritu, natatakot ako magkasala, sapagkat nanghihinayang ako sa bawat pagtungtong ko sa dakong ito na makagawa ako ng pagkakasala, sapagkat pag nakagawa po tayo ng pagkakasala, para bang ang bigat-bigat ng ating kalooban, para bang may karamdaman tayo na hindi natin maintindihan. Yun po ang pinag-iingatan naming mga alagad na magkaroon o makagawa ng mga pagkakasala, sapagkat parang back to zero na naman kami sa aming paglilingkod, sapagkat yung pandamang ibinigay sa amin parang nabaliwala. Amen po ba? Kaya mga kapatid, maraming salamat po sa ating Ama, Anak at Espiritu Santo sa katauhan ng ating mahal na Apo Kunching, sapagkat ang pandamang ibinigay niya sa atin, payabungin po natin to at tayo din ang makikinabang pagdating ng ating takda ng ating buhay, sapagkat tayo ay magkakaroon ng kagalakan, kapayapaan, kapanatagan sa ating buhay kahit tayo ay mahirap lamang. Subalit kung tayo ay laging masaya, daig pa po natin ang mayaman. Amen po ba? Palakpakan po natin ang buhay na Diyos. Kaya po, dito ko na lang po tatapusin ang aking pagbabahagi. Maraming pong salamat sa pandama na ibinigay ng ating Panginoon sa aking mga kapatid, na tuwirang sa tingin lamang nalalaman na o nababatid na kung ano ang nasa kanyang kalooban. Isang magandang umaga po sa inyo lahat at salamat po. Salamat po. Lahat po tayo ay mapapalad sapagkat naparito po tayo dahil dito po umpisa na madadama natin ng Espiritu Santo. At ang sabi po ng kapatid natin na kailangan palaguin natin at wag na, at sabi naman ni Mami Beth na wag na natin pabayaan maging yung 80% magiging 0%.
aking. Kaya ganun po mga kapatid, wala po tayong, ako wala akong magagawa sa inyo. Si Apo Kunjing walang magagawa sa inyo. Nasa inyo ang pagbabago at para madama ang ating espiritong nananahan sa dakong ito. Ang susunod po natin magbabahagi ay si Mother of the House po. Isang mapagpalang umaga po, Ama. Muli sa araw na ito'y pinagkaloob mo upang kaming lahat ay muling tipunin mo at akayin sa iyong kabanalan. Sa pamamagitan ng iyong kinalugdan, ang aming mahal na Apo Kunjing, na sa amin ay ginamit mo upang mabuksan ang aming diwa, ang aming puso, at ika'y mapaglingkuran ng buong katapatan. Amen. Buhay po ba ang Diyos? Isang magandang umaga po sa inyong lahat. Napakaganda po ng tema. Kung bawat araw lang po, ang mga temang yan ay isinasapuso po ng lahat, ibinilalagay sa ating kaisipan. Araw-araw, mararamdaman niyo po kung paanong kumilos ang Espiritong Banal sa ating buhay. Amen po ba yun? Nadaman mo na ba ang Espiritu Santo sa buhay mo? Opo, sabi nga ni kapatid na Josie, yung mga nagbahagi, regalo po yan. Mula nang tayo bininyagan, nasa aking pagkakaalam po, yung regalo na yan ay napakahalaga na ipinagkaloob ng ating Panginoon sa bawat isa. Subalit, para sambitin ko po sa inyo, maging ako rin po mula pagkabata ay hindi ko rin batid kung paano yan gamitin at kung paano siyang damhin. Amen po ba yun? Kaya sa oras na ito mga kapatid, tuwiran pong inihahayag ko sa inyo na ang pandama na ibinigay ng ating Ama sa pamamagitan ng Banal na Espiritu sa katawan nating mahal na Apo Kunjing ay hindi po natin mabibili yan sa kung saan. Amen po ba yun? Kundi yung pandama na yan, yung regalo na yan, yung Banal na Espiritu na yan ay matatanggap lang po natin kapag isisilang tayong muli. Amen? Madarama po natin yon ng higit kung mayroon po tayong iiwanan. Amen po ba yun? Buhay po ba ang Diyos? Ano po yung iiwanan? Yung isusuko po natin yung bilang pagkatao. Buhay po ba ang Diyos? Sapagkat yan po yung natutunan po namin bilang mga alagad sa ating guro, sa aming pastol, ating mahal na Apo Kunjing, na tuwirang hinirang at kinalugdan ng ating Panginoon, na sa dakong ito ay siya po yung nag-uulat kung ano yung kaukulang nasa ng ating Panginoon sa sino mang tumanggap sa Kanya. Amen po ba yun? Sa kabila po ng regalo na yan ay natanggap po natin mula nung bininyagan tayo, umusad pa po ang mga panahon, lalo na po sa isang kagaya ko po, na namuhay po tayong lahat sa mundo ng tao. Hanggang ngayon, ganun pa rin po naman po. Subalit napakalaki na po ng pagkakaiba. Dahil sa regalo na yan, na ipinagkaloob ng ating Panginoon, Banal na Espiritu, nabigyan po ng katuturan ang buhay ng bawat isa, lalo na ang buhay ko, nang madako po ako sa dakong ito. Buhay po ba ang Diyos? Amen po ba yun? Kumbaga po sa isang pamana, yung gintong natanggap ko, hindi ko alam linangin. Hindi ko alam kung anong dapat kong gawin. Subalit nang dahil nakilala ko po si Apo Kunjing, na alam ko po na mula sa ating Panginoon ang kapangyarihan, ang bahagi sa Kanya, sa pamamagitan din po na Espiritu Santo, siya rin po yung nakapagbukas nung regalo na yan. Amen po ba yun? Hindi taong ordinaryo na walang kaloob. Kahit parehas po kami, halimbawa, pinagkalooban kami mula pagkabata. Kung wala din po siyang alam tungkol doon sa regalo sa Kanya at wala akong alam, hindi namin niya mabubuksan. Buhay po ba ang Diyos? Amen po ba yun? Salamat sa Ama, sapagkat sa pamamagitan ng mahal na Apo, yung regalo na yan ay nalinang. Amen po ba yun? At sa kasalukuyan po, yung pagkalinang sa regalong yan, dahil ikaw na tumanggap ay naging interesado doon sa regalong ibinigay sa'yo, nagkaroon ka ng interes kung paano mo siyang pakikinabangan. Amen po ba yun? At doon sa pakinabang na yon, nakita mo na yung pagkakaiba, na iba siyang kasama kumpara sa bilang taong-tao ka. Buhay po ba ang Diyos? Amen po ba yun? At yan po mga kapatid, sa katotohanan lang, mahirap po yan. Mahirap yung alagaan kung ikaw ay nasa mundo ng tao. Amen po ba yun? Unless na lang po, na kahit nasa mundo ka ng taong-tao, ang Panginoon mismo ay nangungusap sa'yo nang hayagan na ikaw, anak, ilalayo ka. Subalit, sa labanan po ngayon, sabi nga ni Mami Beth,
trip. Walang basagan ng trip. Kapag ang Espiritu Santo ay taglay mo na mas lamang, halimbawa 70%, 30% ang bilang pagkatao, hindi po papayag si God na mag-api siya. Buhay po ba ang Diyos? Amen po ba yun? At doon ko po napagnilay na ang pagtanggap po sa kaloob ng ating pandamang ibinigay po sa atin ay hambing sa pandama na ikaw ay nakipag-commitment sa ating Diyos. Amen po ba yun? Siguro po, maring sambitin na bakit may mga lingkod naman na parang wala lang, barabarabay lang, nakatanggap, pero wala lang, namumuhay pa rin silang taong-tao, ordinaryo pa rin. So, balit, kilala nila ang Diyos. Amen po ba yun? Yan nga po yung nais ko pong i-emphasize. Kasi napakalinaw po eh, nasabi nga, mula sa ating Panginoon, ang Banal na Espiritu, na ipinagkaloob po sa ating mahal na Apo Kunching. At ang unang pattern, yung tumanggap ang ating mahal na Apo Kunching, gumaganap ayon sa kalooban ng ating Panginoon. So, may pattern. So, balit yung mga pinahaginan, yung pattern na ito hindi nasusunod. Amen po ba yun? Buhay po ba ang Diyos? Bakit po? Hambing lang po yan sa isang blouse. Halimbawa, binigyan ka ng tela. May kanya-kanyang gustong style sila. Yun po yung nagaganap. Amen? Kaya, sa oras na tinipon sila, hindi mo pa rin masasabi na ka-espiritu mo sila. Hambing din sa uniform. Nasabi ng Panginoon, isang pattern lang tayo, ito yung sundan natin. So, balit ng iba-iba na ang tumahi, iba-iba na rin po yung disenyo. Buhay po ba ang Diyos? Amen po ba yun? Kaya mga kapatid, maselan po. Napaka-risky. Subalit, sa harapang ito, kaya po na ibabahagi po namin ang karanasan yan, sapagkat karanasan po yan eh. Hindi mo maaaring tahi-tahiin sa labi mo. Kundi, kung paan ang Banal na Espiritu na tumutupad sa katawan nating mahal na Apo Kunching, na ang ipinangangaral po ay pawang kabutihan, makapag-i-evaluate po tayo bilang tao. Amen? Isulat nyo po kung mahihirapan po kayo. Eto yung ugali ko before. Eto yung ugali ko before. Eto ngayon yung ugali ko, ngayon tinanggap ko na ang Espiritu Santo. Ma-i-check nyo po kung anong pagkakaiba. Amen po ba yon? Sapagkat kung ikaw ay mananalamin, hindi yan sasabihin ng salamin sa'yo. Ang makikita lang sa'yo kung ano yung tsura mo. Subalit ikaw pa rin ang husga sa sarili mo kung maganda ka o hindi. Buhay po ba ang Diyos? Subalit ang Espiritu na may totoong pandama, kahit kalalim-laliman yan. Kumbaga sa tawag ng isang nanay, isang magulang, iba ang ampon doon sa legitimate. Kaya iba rin po yung luksong espiritu na totoo doon sa luksong espiritu ng demonyo. Buhay po ba ang Diyos? Amen po ba yun? Kaya walang malilihim eh. Alam nyo po, minsan ko lang tinanong yan sa mahal na apo, nag-vigil kami. Siguro mga 3 years ago, hindi ko lang po alam kung maalala mahal na apo. Mahal na apo, paano po kaya yung halimbawa po ako yung may katawan? Sa puso ko na mula sa ama, alam ko na hindi ako galit sa kanya. Alam ko na hindi ako galit sa kanya eh. Sapagkat, gumaganap ako ng mabuti para sa kanya. Subalit, yung isip nung binibigyan ko ng mabuti, galit sa akin. Hindi niya ako matanggap dahil ang alam niya, galit ako sa akin. Galit siya ako sa kanya. Sino kaya ang may pagkakasala doon? Ano po? Ang hirap sagutin. Subalit, alam niyo po ba? Napakaganda po ng sagot ng Banal na Espiritu. Ang mahalaga'y tinupad mo ang para sa'yo na mula sa Diyos. At kung siya'y galit sa'yo, hindi mo na ito kasalanan. Buhay po ba ang Diyos? Amen po ba yun? Kaya, napaka-risky po talaga. Kaya alam niyo po mga kapatid, ang parehas na espiritu, kahit titig lang, kagaya ni kapatid na Vicky. Hindi po kami nagkikita ha. Mula sa Japan, hindi ko po siya pinupuri. Sapagkat ang mga kapatid ko po, nakikita ko lagi andito. Titig lang, alam na po namin yung lukso na espiritu. Buhay po ba ang Diyos? Amen po ba yun? Totoo po yun. Maniwala po kayo. Halimbawa, ang mahal na apo, dahil alam po namin na siya ay mula sa ating Panginoon, yung kapangyarihan, yung banal na espiritu na pinagmulan, ay siya ang ginagamit. Damdamin lang po, mata sa mata, puso sa puso, kahit hindi magsalita, nararamdaman po namin eh. Buhay po ba ang Diyos? Subalit, bakit mayroon pong paking? Yung tinatawag nilang nagpapaking-pakingan, pero nasa kanyang espiritu, dun po, alam niyo po, napakalino yung pahayag. Anak, kung itinuturing ako ng tao na ako'y sumasa kanya, bakit hindi maibigay ang hambing sa pagbibigay ko? Buhay po bang Diyos? May reserve. So, ibig sabihin, simple lang ako. Ito po, pinag-aaralan ko po yan. Hanggang ngayon, nasa isip ko pa rin eh. Sabi ko, amang hirap to pa rin ito. Sapagkat ang ating Panginoon nga, binigay niya lahat eh. Amen? So, balit, bakit kapag isinalin na,
ipinamana niya, irigalo niya, bakit nababawasan yung 100% na ibinigay ng ating Panginoon ang pumabalik na lang 50%? Boy po ba ang Diyos? Amen po ba yun? Mga kapatid, simple lang na pahayag, subalit malalim. Amen? Kapag ang Espiritu ay taglay po ng bawat isa, lalo't higit ang pinagmulan, halimbawa po sa dakong ito. Tabi-tabi po, hindi ko po kayo sasaktan. Gusto ko lang po maging makatotohanan sapagkat pandama po eh. Kailanman, hindi mo maaaring kalimutan ang magulang mo. Amen? At dahil sabihin natin na kakalimutan ko siya, dahil tao lang naman siya eh. Pero yung ibinigay sa'yo na pamana ng ating Panginoon na siya ang pinagmulan, kahit saan ka dahako po tumungo, kukonsensyahin ka talaga, hindi pwedeng ibaliwala mo yan. Dahil yung Espiritu ang magbibigay sa'yo ng totoong pandama doon din sa totoong Espiritu. Buhay po ba ang Diyos? Alam niyo po, yan lang po, napakalinaw po. Kaya nga sabi ng ating Panginoon, magsuri kayo. Magsuri kayo, hindi po yung pinagkakait ng Panginoon. Binigyan po tayo ng karunungan, binigyan tayo ng tamang damdamin, magsuri po kayo. Ang dakong ito'y bukas ang libro. Kaya sa dakong ito, hindi na maaaring magsabi sa'yo na ito yung gawin mo. Dito po, maging ang mahal na Apo Kunching, hindi po kami dinidiktahan. Kailanman ay hindi ginawa po sa amin ng mahal na Apo na kami hanapan ng ganito. Ang gawin nyo, ganito. Hindi po niya ginawa yan sa amin. At kahit kailan, hindi po yung nag-impose sa amin kung ano yung gagawin namin. Dahil Espiritu ang namamahala sa dakong ito na mula sa ating Diyos, pandama lang po ang ginagamit upang makatupad ang bawat isa na ayon din po sa kalooban ng ating Panginoon. Buhay po ba ang Diyos? Ngayon po, ano po ang ginagawa ng totoong may pandama? Kapag batid po niya na ang kaharap niya ay 50-50 lang ang pandama sa Espiritu, hindi pa rin po mamamahiya ang Espiritong totoo. Amen po ba yun? Hindi siya mamamahiya. Kundi, idudulog na lang po yun. Subalit ang walang kaalam-alam na 50-50 lang Espiritu sa kanya, tarog na po siya ng totoong Espiritu na 50-50 lang yung andun sa kanya. Buhay po ba ang Diyos? Yun po, ganun po kalalim, mahirap tanggapin. Subalit totoo, bakit po? Bakit nagagawa mong saktan ang kapwa mo kung alam mo na mula sa Diyos yung Espiritu nasa sayo? Diba? Yun po yung napakasimpleng pagninilay. Bakit po nagagawa? Ibig sabihin po, kaya niya nagagawa na kiniklaim niya sa sarili niyang tumanggap siya ng totoong Espiritu, pero nagagawa yung saktan ng kapwa niya, hindi siya totoong Espiritu. Buhay po ba ang Diyos? Amen po ba yun? Kaya mga kapatid, nawa po, sa dakong ito, hindi po kami nagtatagisa ng karunungan. Sa dakong ito, hindi rin po kami nagpapaligsahan. Ang pinangangalandakan po namin sa dakong ito ay ang binahagi po sa aming katotohanan na sa pamamagitan ng mahal na Apo Kunching ay hindi namin maaaring ipagkaila ang katotohanan ang Diyos ay buhay. Buhay po ba ang Diyos? Amen po ba yun? Yun po yung pinakamasidhi na damdamin na sabi ng Panginoon, alam niyo po, halimbawa si kapatid na Beth, hahayo siya sa labas. Si kapatid na Vicky, humahayo sila sa Japan. Kapag sa Facebook lang nagtitigan kami si kapatid Isidora, humahayo sa Visayas. Sa Facebook lang, pag nagtitigan niya yung mga salita na yun, alam mo na ang totoong Espiritu at hindi. Buhay po ba ang Diyos? Amen po ba yun? Huwag po kayong magagalit. Subalit ang katotohanan, kailangan po natin ihayag. Sapagkat ang dakong ito ay hindi naghihintay ng paligsahan. Ang dakong ito ay hindi nagmimithi na matanyag. Ang dakong ito ay hindi rin po nagmimithi na makilala. Subalit, ang minimithi ng Diyos sa bawat isa ay yung pattern na ibinigay na totoo, yun po yung sundan natin. Buhay po ba ang Diyos? At yan po mga kapatid, ang iiwanan ko po sa inyo, sa panahon ng Espiritu, damhin niyo po sa puso niyo ang lukso ng totoong Espiritu. Kumbaga po sa isang magulang, lukong dugo. Yung sabihin natin kahit ang tagal hindi magkita, naramdaman niyang anak ko yun. Yayakapin mo, hahaggan mo ang magulang mo, nasabik ka. Yan po, yung mayroong lukso, mayroon po talagang instinct na mararamdaman ka sa sarili mo na guro ko yun. Amen po ba yun? Amen po ba yun? Kaya mga kapatid, damhin niyo po ngayon sa puso niyo. Kapag totoong Espiritu ang tinanggap niyo sa buhay niyo, na sa pamamagitan ating mahal na Apo Kunching ay ipinagkaloob. Ipinagkaloob sa bawat isa para mabuksan ang diwa natin, para yung mga ibinigay na regalo ng Diyos sa atin mula pagkabinyag ay ating masuri. Makasusuri nyo na po ngayon. Amen po ba yun? Kaya nawa po ang pagkakataong ito ay magkapagdulot po sa inyo ng higit na mapandama,
kung paano ang katotohanan, ang totoo, upang huwag tayong maligaw at huwag tayong makasakit ng damdamin ng bawat isa. Muli, magandang umaga po sa umagang ito. Maraming salamat po, Mother of the House. Mayroon po akong announcement na mayroon pong meeting ang mga alagad pagkatapos po ng gawain. At ang susunod po ay nanggagaling pa po ang ating bisita sa Japan. At ibig po niyang magbahagi na at tinatawagan po si kapatid na Vicky upang siya po yung mag-introduce. Ito, magandang umaga po sa inyo lahat. Siya po ay isang Hapon na napagaling po ng mahal na apo. Kaya po siya, gusto po niyang magbahagi po. Ito, sa isang lugar po na punta daw po siya kasama po yung kanyang kaibigan na nakakain po sila ng isda na mayroon po yatang lason. Kala po daw nila, lapu-lapu yun. Kinagabihan po, nung natutulog na daw po sila, siya po nakaramdam nung nasuka ka, di ba? Oo, nasuka. Naisuka po niya. Siya naman po hindi. Nung nagbalik po siya ng Japan, naramdaman po niya yung pamamanhid po nung kalahati po na yung katawan po niya. Naramdaman po niya. Kaya po, sabi po niya doon sa hindi po siya makatiis. Sinabi po niya doon sa kapatid ko na namamanhid daw po yung kalahati niyang katawan. Kundi daw po, nalaman po kasi niya na pupunta po ang mahal na apo sa Japan. Kaya, kung hindi po daw sana pupunta ang mahal na apo, pupunta daw po siya dito sa Pilipinas at magpapagamot siya sa mahal na apo. Ang nangyari po ngayon is, ang ginawa po ng ate ko, hinaplos po siya, tapos po naramdaman po niya, may pawis na po lumalabas sa gumagalaw-galaw na po yung kalahating katawan niya. Gumagalaw-galaw na po. Tapos po, hinintay pa rin po niya ang mahal na apo. Pagkatapos daw po nung daw pong dumating po ang mahal na apo, pinilit po niya na pumunta po doon sa may umisi po namin. Tapos po is, nung nakita po niya ang mahal na apo, naramdaman po niya talaga na nakadama na po siya na talaga pong ginagamit ng Holy Spirit ang mahal na apo. Sinabi po niya na talagang ginagamit ang mahal na apo. アポコンチンが、ジェミナイっていう日本のお店に来た時にこう初めて会って、この握手をこうしたの。それで、yun nga po, sinabi ko nga po sa inyo, nakita daw po niya, kinamayan daw po niya ang mahal na apo. Na nakita pa lang daw po niya ang mahal na apo, na nadama na po niya na yung pong Holy Spirit po talagang ginagamit po ng Holy Spirit ang mahal na apo. So de akushi o shite, sono te de shibirete toru, ko jibun de
マッサージしたらすごくね楽になったのよ。Tapos po, yung pong kinamayan po ng mahal na apo, yung pong namamanhid po na katawan niya, ang ginawa po niya, hinilot po niya ng hinilot po yung kinamay po ng mahal na apo, na wala daw po ang pamamanhid. Sore de, apo ga, anata no onesan no toko de, misa o suru toki ni, その時に行って、はじめはこう話を聞いてたな。その後、アポコンチンに広報をしてもらって、何？もうネクストデイはしびれない。Tapos po daw, nung pong isang araw po kasi nag-vigil po kami sa bahay ng kapatid ko sa doon po sa bahay. Pagkatapos po, pinakinggan, hindi po niya naiintindihan naman sinasabi ng mahal na apo, pero nakikita daw po niya, pagka po yung ibabahag, hindi din po niya sinabi yun, pero nung nakikita daw po niya ang mahal na apo, para daw pong yung parang lalaki daw po ang mukha. Ibang-iba daw po ang mukha ng mahal na apo. Pagkatapos nga daw po, nung pagkatapos, binendisyonan po siya ng mahal na apo dito, pagkatapos mula daw po noon, wala na daw po siyang naramdaman na talaga pong nakadama po siya. Kaya po siya ngayon, hanggang ngayon, kaya pinilit po niya makapunta dito para po magpasalamat po siya sa mahal na apo. Kasi po yung daw po nakain po niya na yun, talaga po daw walang gamot. Wala daw pong gamot na Nagpatingin na po siya sa doktor, wala daw po talagang gamot na Kaya, buhay po ang Diyos. Pinadamo po sa kanya, kahit po hindi po natin siya kalahi, nakadama po siya. Sasamantalahin ko na rin po ang pagkakataon. Total, nandito na rin po ako. Ako rin po, kahit po isa po akong alagad, nagkaroon din po ako na, napagaling po din po ako ng mahal na apo sa Japan. Talaga pong inantay ko po siya. Sa may nararamdaman po ako dito sa kaliwang bahagi po ng dito po sa aking balakang na sabi ko bigla na lang pong nawala po yung pong buwa ng dalaw ko. Kaya nagtaka po ako bakit ganun. Sabi ko, Lord, magme-menopause na po ba ako? Sabi po, lagi ko pong tinatanong sa mahal na apo po yun. Sabi ng mahal, hindi, bata ka pa. Pero yun po ang naano ko. Tapos nung pong dumating po ang mahal na apo sa Japan, mahal na apo, naman po ninyo to. Ang ginawa po ng mahal na apo, pinahiga po ako sa sopa. Tapos po, hindi po niya. Sabi po ng mahal na apo, naku po, Diyos ko, mahal na kapatid, ang laki, nakakapa daw po siyang bukol dito po sa ko. Tapos po, ang ginawa po ng mahal na apo, dinasalan po niya, malambot na po, malambot na. Sabi po sa akin, anak, ika, may mayoma ka. Sabi po sa akin, gano'n ang mahal na apo. Ang sabi ng mahal na apo, may kilakala ka bang OB-GYN dito sa Japan? Sabi ko po, meron po sa doktor lang po. Alam ko na po na ang apo kunchi lang po ang papagaling sa akin. Ayoko po kasi na pupunta ng doktor. Kaya ang ginawa po ng mahal na apo, hinaplus na lang po niya. Nagkinabukasan po, nung pumunta po kami sa bahay ng kapatid ko, inulit pa po niya, hinaplus po niya yung ganito ko. Sabi niya, kapatid, lumambot na. Sabi niya gano'n, wala na. Ayoko na po magpatingin ng doktor. Kinagabihan po, parang may nagtutulak sa akin na magpatingin ako ng doktor sa isipan ko. Sabi ko, ayoko, dahil alam ko magaling na ako. Sa haplos lang na mahal na apo, magaling na ako. Pagkatapos po nung para po talaga may nagtuturan sa akin na, sige, magpatingin kang ganon. Ang ginawa ko, sige po Lord, magpapatingin ako. Sabi ko gano'n sa isip ko. Kasi po, araw po ng Valentine noon, ang kailangan po suot namin sa aming umiseo club po, kulay pula po. Opo, kulay pula po ang kailangan suot po namin. Kaya po ang sinabi ko, Lord, sige magpapatingin po ako, bigyan niyo po ako ng sign.
De, nung pong ano, bigyan niyo po ako, kailangan po ako ang ano po, maging yung isang babae ko, kahit po isang babae, kung may magsusuot na kulay puti, na ano po, dahil po pula po ang usapan namin na isusuot. Pagpasok ko po, isang babae lang po talaga ang nakaputi. Binigay po niya talaga sa akin ang sign. Nung nasa ospital na po ako, Diyos ko po, buhay po ang Diyos. Sinabi po ng doktor, hindi ko na po kasi pahahabaan. Buhay po ang Diyos. Sinabi po ng doktor, wala daw po akong sakit. Kahit daw po, wala pong nakita na mayoma sa ano ko. Malinis na malinis po. Walang wala po. Kaya po, palaking pasasalamat ko po sa mahal na Apo. Alam ko po na sa pananalig lang po talaga. Kaya sa pananalig lang po tayo talaga dapat magtiwala sa Kanya, sa Diyos. Maraming maraming salamat po. Maraming salamat po. Maraming salamat po sa lahat ng nagbahagi. At totoo po yun na ang ating ang banal na espiritu. Kung hindi man, at maraming salamat po sa IT sapagkat sa pamamagitan nila, nagagamot din po sa pamamagitan ng espiritu. Ang espiritu po ay kahit saan, sa isang saglit naman, nandiyo na naman. Kaya magsitayo po tayo at